available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ano, sir natin? Pechay ay repolyo na. Repolyo na. Hindi na pechay. Oh. Hirap ako sir mag-ending eh. Apektado talaga eh. Apektado talaga. Pero yun, doon sa mga viewer ng agribusiness, tuloy po yung pagtuturo natin pero dito na sa San Rafael. Siguro may konti nga lang konsumo dahil ang lecturer na natin eh medyo bigatin. Okay. International singer to. Si Freddie Mercury. Mag-aaralan ko pa ngayon yung kanta niyo. Kaya naman natin silang kantahan ng Ikay mamimili ng tukok ng sising, ang pipiliin mo'y batong madidilo. Ba, hindi ganda, hindi ganyan ang kanta ni Freddie Mercury. Hindi, ganun na parang ng kapilipili mo'y tumpok ng repolyo, doon tayo kikita at saga na tayo. Yeah, may kaka na ako sa inyo. Pwede mo naman palitan yung lyrics na we are the champion, salad na champion, cabbage ang gamitin mo. Oh, may kaya nga, tingnan mo naman. Ako nga magkocompost na noon. Sir Ferdy naman ang gusto kong tanawin. Gaano na kadami ang estudyante mo? Marami-rami na sir. Sa katunayan ngayon, pati yung mga teacher ng barangay namin, kasama sila sa tinuturuan ko. Mamaya nga, pupunta tayo doon para kuna natin ng kaunting video yung tanim nila doon na kasabay nito yung tinanim natin dito. Kasabay dito. So, si Sir Ferdy, ano, naalala nyo yung gumawa tayo ng kauna-una ng video. Pinintroduce natin yung cabbage na pwede pala sa lowland. Sir, ang daming gumaya nun, ha? Si Cups Farm sa Mahayhay, ginawa niya rin. Although ang Mahayhay medyo mid elevation. Oh, elevation. Ang ganda sila rin ng cabbage niya. Oh, na-encourage siya dun sa ano mo. Maraming followers si Sir Ferdy. Do, sakay ko stylish na yun. Oo. Bigyan mo ako na ako. Sabi ko naman sir sa kanila, pwede nila akong tularan, huwag lang nila akong gayahin. Anong ibig sabihin? Abek. Naka-stroke ako ngayon. Pag ginaya mo, abe. Abe, hirap na hirap ang inyong cover na eh. Dahil na ganyan na ang sitwasyon ng pamangin ka. Oo nga, tingin mo naman si Sir Ferdy, no? Na-stroke na siya, pero yet willing pa rin siya. Oo. Siya pa rin ang nag-ano sa atin na punta tayo dito. Tingnan natin yung tinanim ni Cabernet. Ang dami pang nagtatanong sir na kung kailan yung susunod na pagtuturo natin. Siguro next month, pero dito na natin gaganapin sa kay Cabernet na. Kay Cabernet na dito na sa San Rafael. Siya, isa na siya sa lecturer tsaka yung katulong ko sa bukid. Ayun, sa ilalim ng puno. Naiinitan yata. Marami po siyang makakatuwang eh. Kasi yung anak ko din na panganay, isa po siya sa provisional technician nandito sa atin, na farmer technician. Kasama natin si Sir Reynante Huson, ha, ng Municipal Agriculture Office ng San Ildefonso. Ayan, ha, para balance sir, no? Hindi na sabihin, tinitira natin yung Department of Agriculture. Ito din yung aking counselor ng Dagat-Dagatan, na dito ay nakarating siya sa barangay agriculture namin. Ah, okay. Kumusta sir? Kumusta yung advocacy mo? Sir, ito na, nakikita ko na yung katuparan. Wala na, iyak mo na. Handito ko, tandaan mo. Ayoko siyang paiyakin. Hindi po, talagang naiyak yan dahil na pagka kami nagaharap, yun yung kinukuha niya na gustong-gusto niya. Sir, dahil na napakarami po nung mga pumupunta at nakikita ko naman po sa pag tumawag at akihan doon, nakikita ko po yung mga tao na gustong-gustong maabot yung kanyang kaalaman. Hanggang sa kami na nga ay nagtutulong na mag-amain. Kaya ako,
ang pangarap ko na lang ay makalakad ng muli yung aking pamangkin sapagkat napakarami pang tao ang matutulungan sa mga ganitong gawain. Kumusta ka na, sir? Wala na, humina na puso ko siguro, kaya iyakin na. Hindi. Yan eh, lalakas din yan pagka nakakita ng chicks na gulay yan. Chicks na gulay. Handa kasi yun, tinan mo, yung gulay natin. Yan eh, sabi ko nga sa iyo, bakit ganun? Meron akong na-encounter na sa isang puno eh, bakit naging lima? Ang bunga niya, ganun. Abay, pinaliwanag sa akin yan. Ba't daw ganun naging lima bunga? Naputol, eh kaya nung kwan na kumbaga sa kwan na pruning, ayun, nagsulputan ganun. Eh baka ka akong mga lalaki yun eh. Eh ang kinukangka ko natin ni babae para mangitlog eh. Eh natatawa. Kaya chicks na halaman ang kailangan eh. Marami ka naman chicks yan eh, no? Nililipad. Ay, oo! Ako eh, ito nung magkuhang kasikor rito sa naging municipal awardee, naging regional, naging provincial, hanggang sa national. Ito po ay ikit na lahat yan. May baka ko riyan, may kalabaw, lahat na naipundar ng inyong kaberne. Nung kasalukuyan akong tinutukan ng mga taga-DA, medyo dinaanan ng kalamidad, nagkasakit yung anak ko. Umubos ako ng milyon-milyon. Eh, naubos din. Yung mo lang ako binigyan kahit siyang milyon, inubos mo lang pala. Eh, talagang ganon. Eh, ang nakita ko naman, ngayon na ebidensya, buhay at patunay yung anak ko, ayan. May anak na rin. 1 milyon kay Castro, 1 milyon sa Heart Center. Buti na lang natulungan tayo ng mga senador noon doon. Noon. May mga tumulong din siya. Kung nga nakilala tayo sa national eh, tulungan na ikaw natin sa labirin. Marami. Kung naipundar noon, kanya lang, naubos din. Pagaling ka, sir. Oh, sir, sigurado yun. Kasi marami pang nangangailangan sa atin. Makikita mo yan, kahit na lang nakaupong ganyan, doon sa pupuntahan niya, kumbaga sa kwan, ako yung nasa likuran. Na ipagpapatuloy namin yung mga ginagawa niya. Kung hindi man doon sa panahon na ganyan na sitwasyon niya, hindi man siya makagusar ng gusto, pero ako naman yung magiging kanang kamay niya ron para maituro natin yung dapat na maituro. Nag-umpisa na kami sa eskwela ng Mubulong Munta. May kasunod na uli, may Buloso ka na. Buloso ka. Eskwelahan din. Saka dito, yun dito pa sa Plaridel. Yan. Ito yung isang mga nakakatawa, sir. Yung lupa niya sementado na. Pero ngayon pinabubutas niya. Pinabutas, tatamna na ng para tamna na ng repolyo. Yung semento. Umo-order sa akin ng seedling. Yan ang ito ang may kagagawa nung sabi ko, ito pantanim lang natin. Paano eh kain ng estudyante ko yun eh. Eh semento tatamnan. Abi hindi eh kabubutasin eh natin 'yan. Pahirapan ka ako ko na. Eh i-try pa natin. Hindi na may ikaw ang magbubutas eh. Nadala ka na may ikaw magbutas ng semento. 1,700 square meter. Tatanggalin niya yung semento. Tinamnan niya kasi ng kabuti yun. Yung naging parami siya ng mga kabuti. Mushroom. Mushroom. Million-million din ang nalugay niya sa kabuti. Million-million ang nalugay. Anong klaseng kabuti? Nakita niya ito ngayon. Nababawiin na namin sa ano? Sa cabbage. Sa cabbage. Nalugay siya sa kabuti. Hey, sir, Ferdy, hindi ba babagsak ang presyo ng cabbage? Ang dami na nagtatanim. Hindi yan, sir. Mentors madaming nagtatanim, mas maganda. Parang ano lang yan, sir, tingnan mo. Pag maraming deer house, maraming nagbi-deer house. Di ba? Hindi nalulugi. Pag may deer house naman, ibig sabihin, maunlad yung bayan o lugar. Ganun. Ganun lang yun. Sa mga, sa mga tindahan, di ba? Pag kakaunti yung tindahan, kakaunti ang namimili. Tingnan natin, yung Divisoria, di ba, napakaraming tao. Maraming mamimili, maraming tindahan eh. Maulat. Ganun lang, ganun din ang ano, cabbage. Ang masakit lang diyan, sana nga suportahan tayo ng ano ng Department of Agriculture. Kontrolin naman yung ano yung importation na lalo na yung 'di ba, ilang tonelada yung mga na nahaharang na mga carrots, illegal. Smuggled na vegetable.
Sibuyas. Marami, carrots. Carrots, sibuyas. Broccoli. Diba? Ang gaganda, no? Kapag nahuli, huwag namang sayangin, huwag itapon. Ano? Bakit hindi ibenta tapos itulong sa farmer dito sa o, sa lokal? Pamigay sa mga mahihirap, ng mga magsasaka. Hindi, huwag pamigay, itulong. Kasi pagka pinamigay, magiging tamad, ano? Bigyan na, o. Turuan natin, huwag natin gawin tamad. Oo, ano mo. Kung nga, hindi sumusweldo, tumutulong eh. Eh sila pa mga nagsisisweldo sila. Pero hindi nila magawa. Yeah, ako ngayon, doon sa pinakita mo sa akin, kinakailangan pala sumweldo na ako. Dahil noon, ako, nung makilala nga ako hanggang national, eh kahit saan ako pidala, makakain lang ako at pamerienda. Tuwan-tuwa na ako, kahit kinakagalitan ng pamilya. Nakatutulong ako. Ayan. Lahat ng mag-e-enroll sa atin ngayon, meron ng tuition fee. Para may tambay. Eh, kasi hindi nga ako tumatanggap. Ayaw ko talaga. Kinuha ko rito ng Butterfly Heaven, a supervising consultant. Mag-alaga ng paru-paro. Isa akong farmer na grade 4 lang natapos ko. Eh, ano ba kaalam-alam ng kabayar ni Moron? Sabi, kaya mo, Eka, yan. Sapagkat ako, Eka, ay sasabihin ko, Eka, sa iyo na ako ay lumipad na ganun. Nakarating ako sa itas, pero gumanyan na, Eka, ako tigo yung hinahanap ko. Abe, ganun kalaki pa na ng palataya niya. Nung magkuhan kami sa dito sa Dangal ng Lipi, isinama na ako. Sumama hanggang dito. Abe, may alaga ako mga berme. May edad ka sa akin, kaya tatanungin kita. Sa halaman, hindi na ako tatanungin. Alam mo na. Pero halaman, may kinalaman pa rin sa halaman to sa puno. Kasi may plano kang magtayo ng co-op dito, di ba? May pangalan na yung co-op na itatayo mo. Ako na nag-isip, pare, hindi ka na mahirapan. Ay, sige, ano bang... Pangalan? Paglatak, pangit eh, ano? Ano? Paglatak. Latak? Oo, pangit na. Abe, narinig nung... Kung siyan. Baka, huwag daw latak. Joke ba yan, joke? Hindi, hindi to, sir, joke. Toto. Medyo, yaano natin, babaguhin natin. Lanubo na lang, huwag ng latak. Sa iwe ko, ano eh? Sa iwe bukal eh. Eh, dahil doon tayo. Doon kami sinilang sa bukal eh. Kaya dito sa iyo, lanubo. Labong? Hindi, lanubo. Kahit na alimbaga puno o isang halaman na tinagpas mo, di ba? Biglang may susulpot doon sa gilid yan. Ano tawag? Ibig mong sabihin eh, ano kung kailan ako tumanda, eh, saka mo tinagpas na ganun pa yung labong. Mali, mali. Ako hindi, ako mali, mali. Mabilis nga ang mali, ko eh. Mali. Ano? Ikaw pumunta na napadpad ka rito. Sumupling ka. Kaya lanubo ka lang din dito. Totoo na 'yun. Ayat alam naman nila kasi kung sino yung mga sinupervise ang rito at nagtagumpay naman. Kaya nga lanubo ka lang. Huwag ka nang tumutol. Oo, okay, hindi lanubo. Kaya sabi ko sa iyo pangit eh latak eh, di ba? Kapag nalatak lang eh ayun 'yun eh. Pangit, di ba? Kaya nga humanap ako ng mas magandang salita para hindi naman pangit. 'Yun lanubo. Ang lanubo. Alam mo kung gaano katatag, di ba? Kahit na yan eh, tumubo lang dyan. Huwag mong diligan, huwag mong patabaan. Pero lalaki at magiging, ano, sabihin niya matatag siya. Conforme na ako ron dahil sa lanubo nga, hindi ako tumanggap ng mga talent fee eh. Okay na, hanggang ngayon, hindi ito ako. Hindi ako tumanggap eh, pero sila eh, mga tagumpay Paras na. Paras pala tayo. Wala rin akong talent fee. Ay, hindi, meron pala sa YouTube. Sige nga, i-discuss nga natin itong mga produkto na to. Alam mo ba yung lanubo? Paborito ni Ama yun. Okay. Paboritong pamalo sa akin. Kasi matibay. Sir, dito po. Okay, sir. Tuloy natin yung discussion natin. Ipakilala natin si sir. Ano pong pangalan ninyo, sir? Engineer Dante Santos sa Bakanto. Okay. Sir Dante, produkto nyo itong mga to? Opo. Ano ba sir to? Reunion okay. Ba ng Santos to? Oo, oh, puro Santos kayo, no? Ito ay isang gamit para sa hayop, sa livestock na sinasabi. Pwede rin sa fish pond, pwede sa palayan, pwede sa gulayan. So, in short, this is a microbial inoculant. Makukondisyon niya ang lupa pagka ito'y para sa mga pananim. Actually, ginamit ko to sa palayabangan challenge, 10-5 challenge sa pillar rice, wherein nakondisyon ko yung na-check ko yung soil pH niya.
na-establish ko 6.8 ang soil pH. Sa puntong iyon, maximum ang micronutrients na available. Okay. Paano yan gamitin, sir? So, ito, 1 kilo. Halimbawa, ang isang ektarya mo ay 10 pinitak. Pagka last harrowing na, napatag mo na, nakasara lahat ng pigtas. Kung 10 pinitak, pag sampuin mo lang itong isang supot nito o isang kilo nito. So, dadakutin mo lang yun, maski na mahangin, papasyut-pasyut ka lang. May sasabog mo kung saan ang kakalat yan. Dahil sa huling linang na yun, hinahan tractor pa natin yan. At ito ang magpuproduce ng mga good microorganism para mabulok yung dapat mabulok. Sa isang hektarya, 1 kilo. 1 kilo. Ang problema kasing nakikita ko sa magsasaka natin, katulad sa amin sa Nuevesia, nakatiwangwang pagkaanin, matagal nakatiwangwang lupa. Pag agos ng irigasyon, apurahan na naglaland preparation, tanim ka agad. So, hindi pa naka-condition yung lupa. Okay, sir, ito ba bagong produkto yan? Matagal na, actually matagal ko lang nagawa ito. Sa ginamitan yung van. Ngayon, isang hektarya. Sa amin kasi sa Nuevesia, pagka ang ani ko lang 90 o 100 o 130, we're referring to rice. Oh, sa rice. Napakahina. Ako, pag gumamit ako nito, kompleto nung pag-asa foliar, saka tamang paggamit ng mga chemical fertilizer o granular, 180 to 200 plus. Yun yung target ko. Nakuha, na-achieve mo yan? Oo, na-achieve ko. Actually, ilang beses mo nang nagawa yan, sir? Maraming beses at maski yung mga farmer client ko, yung 1.7 nga, inanihan niya ng 450 kabans. Pwede nyo interviewin yung pagpunta nyo ng bayan namin. Bali, ang ginamit mo isa na variety ay inbred lang din, no? Hybrid rice yun. Ako, nung magta-fielder ako sa Phil Rice ng 2014, while I was a municipal agriculturist of Makabebe, Pampanga. Mau pala kayo? Opo. Nag-municipal agriculturist ako Makabebe, Pampanga. Kung kailan nga ako nalayo sa Nuevesia, saka nagkaroon ng competition, 10-5 challenge, ibig sabihin ng 10-5 challenge, kailan maka 200 kabans ka, ang puhon mo lang to produce a kilo is 5 pesos. So, ang na-attain ko, andi dito, documented yun, na-attain ko nung 2014 wet season. Ito, 148 kabans. 148 kabans or 7.3 tons na tuyo na to. Magkano ang per kilo ang... Ang puhunan ko to produce a kilos, only 3 pesos and 60 centavos. Ibig sabihin kahit magsiyam na piso ang palit. Malaki kita. Kikita pa rin. Malaki kita, Sir Buddy. So ito nga ako yung solusyon, isa sa mga solusyon para magising ang magsasaka na hindi tayo dapat mag-focus sa heavy chemical fertilizer usage. Dahil nga, patulad yan, sindikato na. Aabutin nga daw ng 4,000. 2,700 na rito. Itong 2022 na ito, aabutin nga dahil global pala yung... Okay. Yung so, dalawa po yung ano, yung issue, no? Yung inputs, pataas ng pataas. Pangalawa, yung rice tarification law, ang effect niya, mababa yung buying ng palay. So, yung dahil sa dalawang factor na yon, ang rice farmer, wala na kinikita negative. So, ang sinasabi ni Sir, by using these products, ay mapapababa niya yung production cost. Kasi that's the only way na kikita ka, pababain mo yung production cost. Which is, ang sinasabi ni Sir, ang production cost mo per palay, per kilo ng palay, it's only 3 pesos and 60. So, kahit 9 pesos pa yung palay, kikita ka pa rin. So ito naman yung 2015 dry season, nag-top yielder din ako. Ang inani ko naman, 215 kabans per hectare. Anong seeds yan? Hybrid seeds. Hybrids. Ang puhunan ko naman to produce a kilo is 5 pesos and 33. So kikita ka pa rin. Ang net income ko dyan, ayan o, nakalagay,
111,900 per hectare. Okay. Field rice sa kunto generated data to. Ah, so documented yan ng field rice. Field rice to. Okay. Ano ang future ng produkto mo, sir? Kung ganyan pala ang nakikita pala ang farmer. Anong this, anong this is a billion industry talaga, kaya lang hindi ko pa hindi pa ako makakita ng oportunidad. I haven't met the right person to. Who's the right person? Siguro baka ito ng grupo nito na na tayo magsasama-sama upang ma. Pero ano ka na, may suporta ka na ng gobyerno, nanggaling ka na sa field rice, sinertify na nila na totoong figures yan. Walang suporta dahil off the record. Ang kalaban namin dito, multinational seed company, SLA, SL Agritech, sa Bayer, Pioneer, Syngenta, yun ang kalaban namin dito. Ikaw nanalo? Oo, dalawang sunod akong nanalo. O, tapos hindi na ako sumali dahil nga ano pa ipapatunayan ko sa kanila, hindi na sila manalo sa akin. Maraming technological breakthrough ang nagagawa ng formulation natin. Ironic naman, dati kang Mau. Oh. Actually, ako lang yung, ayun yung nagagawa ng technological breakthrough. Pag binabad mo yung, eto yung farmer's practice, mahaba na yung ugat ng palay, alapang dahon. Pero pag binabad mo doon sa isang takip doon, yung binhe. Okay, so that's we're referring to another product? Hindi, ito. Ito, pag binabad mo dito yung germinating. Hindi nga sir, itong pinidini-discuss natin kanina eh. So okay na tayo dito. Oo. Okay, ang next yan product mo, ito. Oo. Ano naman po ito? Yan, yung organic foliar. Foliar. Oo. Ang sinasabi mo naman dito sa foliar mo, ano naman ang nagagawa ng foliar ito, ninyo? Pag binabad mo yung buto ng gulay o palay, mas mabilis ang germination. Ayun, nasabay na lumalabas yung dahon at saka ugat. Breakthrough yan. Ito kasi okay. Ready to use na to. Mm. Yung isa, yung mga gustong gumaya sa atin na yung mga basura nila ng ayan, kamukha ng cabbage, pwede nilang gamitin. Ito, nakakatulong para mabulok mo yung decomposition ng mga residue. Ito, gagamitin mo na lang. Doon sa mga may poultry na sa mga piggery na nilalangaw, pwede nilang ihalo sa pagkain niya. Mawawala yung deodorizer din siya. Okay. So, ang foliar mo naman, sir, anong difference ng foliar mo? Ang foliar ko, actually, yan lang nakakagawa ng ganito nga, na napagsasabay kung lumabas yung ugat saka dahon. At saka dahon. Kaga sa bata yun, parang nakadilat ka agad o nagsasalita, di ba? That's advantage. For rice. For rice po yan. Tapos, ano ang advantage ng rice na maaga nag-germinate, na maaga nagdahon? Dito, sa experience ko, yung wet season ko, imbis na 115 days, 105 days, umani ako. Nakatipid ka ng 10 days. Ano ang effect ng 10 days na yun? Aba, malaking bagay dahil una-una kong tagulan, babagyo, na-harvest mo. Na-harvest mo na, na-benta earlier. Mo na, or na-isinop mo na yung. Okay, so nabawasan po yung labor cost? Yung risk factor. Saka yung risk factor. Okay. Ito naman, sir. Ano naman to? Crop yung Master Biopest. Ano yung, to? Fungicide at saka insect repellent to eh. Ito yung ginamit ko sa pupuntahan din natin yung sa Barangay Estrella. So fungicide and insecticide in one? In one, oo. Oh. Okay. Kasi nga, yung katabi ng bungabon doon, yung ito yung pinagamit ko sa isang barangay doon. Bungabon? Oo, yung katabi, yung Bayan Rizal. Ah, sa Rizal? Oh, familiar po ako sa Rizal. Ayun. Meron isang barangay doon na marami akong farmer clients na ginamit nila yung mga produkto ko na yan. Dati-rati, nagkukulang sila ng punla ng sibuyas. Ngayon, nagbebenta pa sila ng punla ng sibuyas. Di kalaking bagay, di ba? Okay. Dahil sumosobra yung kanilang naipunla ng kanilang. Okay. Organic po ito? Organic po lahat yan. Okay. And ito? Ito naman po, nag-granule na ako ng pataba para kaunting dito kasi sa paggamit nito. Pag nalagyan natin itong granulated organic fertilizer, makukondisyon nito yung lupa, tapos meron siyang calcium, may phosphorus, may silica, may magnesium. Kaya andin dyan yung mga mahalagang nutrients. At ito naman, ang ginagawa ko dito, apat na takip sa isang 16 liters na knapsack sprayer, lulusawin mo yung dalawang dakot na urea,
So masisynthesize niya into available nitrogen o nitrate. Ayun na, konting pataba, konting fertilizer na lang mo gagamit. So si sir po ay isa po siya sa mga masasabi natin na scientist pero small player. Hindi siya kasama doon sa mga multinational. Kaya may bottleneck doon sa pag-push ng produkto. Sir, anong gusto mong sabihin? Una-una, para magising ang ating mga magsasaka, dapat ang kilingin natin ng produktong Pinoy. Katulad nito, Pag-asa Polyar, Pinoy Agri-Innovasyon, gamitin ani sa saganang atin. Yun lang yung pinakabod na gusto ko sabihin. Yan ang ibig sabihin ng Pag-asa. Para magising yung magsasaka, madaling intindihin nyo na, sir buddy. Wala nang ibang dapat. Subukan nyo. Ika nga sa amin sa Kapangpangan, subukan pa mo para mabalo. Nabanggit naman kanina yung cabbage natin ginamitan niya. Saan po ginamit ang cabbage natin? Anong produktong ginamit? Yan, ginamitan ko nito. Ito, ginamitan niya nito. Ginamitan ko yan. Umpisa sa mula pagkabata, madelay ka man ng pagbibigay ng ibang sangkap doon na gagamitin kailangan ng ating repolyo, eh dala-dala na niya hanggang sa siya ay mamunga. Bago natin isara yung discussion natin, Kaberni, ano po ang mensahe mo sa mga audience natin? Huwag rin gagayahin. Hindi lang din sa mga audience yung aking mensahe. Tulad rin sa aking mga ka-farmer, sa aking mga maliliit na magsasaka. Sana magtuon tayo sa ating mga ginagawa sa ngayon na makita mo na ikaw ay hindi sa palay lang maituon mo yung ginagawa. Gumawa ka rin kahit na lang konting paraan sa makakuha ka kahit 1,000, 2,000 square meter na paghahalaman, uunlad ang iyong buhay. Dahil na ako, ang kinukuha ko sa mga ka-farmers ko, 1,000 square meter lang ang pinag-umpisahan ko, nakapagpaaral ako ng 4 na anak. Nandun na yung ginagastos ko, yung aking dun sa saka ko neto na 2.5, gumagastos ako dyan ng 35 per hectare. Kaya 70,000 isang crop season ang aking ginagastos. Pero sa 1,000 square meter na yon, dun natin kinukuha lahat ang panggastos. Kaya sabi ko nga, maging aral sa ating mga magsasaka, kung may tatamnan man, huwag magpawala ng tatamnan na kahit 1,000 o hanggang 3,000 square meter. Kaya mong abutin ang iyong mararating. Sir Dante, ano pong mensahe niyo sa audience natin? Sa mga kapwa kong magsasaka, ang problema natin, hindi naman yung pataba talaga, kundi yung acidity ng lupa. Pag na-check natin yung right pH o yung acidity ng lupa, hindi totoong kinakailangan maraming chemical na pataba ang gamitin. Tama. Sa gagawin natin nito, pag ginamit nyo itong All Creatures Pro Health na isang inoculant, soil inoculant, bubulukin nyo na mabilis yung mga rice stubbles, yung mga agri-waste natin sa bukid. Tapos pag ginamit nyo itong ating organic granular fertilizer, meron siyang calcium, meron siyang phosphorus, meron siyang magnesium. Tapos kukombinasyonan natin ng Pag-asa Polyar. Maski na dalawang bag na pataba lang gamitin natin, tapos ito, 10 sprayan, aani tayo ng marami. Subukan pa mo para mabalo. Sir Ferdy. Pero ulitin ko lang, doon sa naunang mga episode natin, nabanggit ko na doon sa isang hektarya ay 30,000 lang yung ginamit kong inputs. Ngayon, para patutuuhan, tanongin natin si Kaberni kung diyan sa kapiraso niya na yan, magkano ang nagastos niya. Okay. Sir Ferdy, anong magkano ginastos mo diyan ngayon? Ayan yung aking tinamnan. Yan ay may luwang na 1,500 square meter. Meron siyang seed o buto na itinanim natin. 5,000 yan. Ang naging gastos lang natin dyan ay
alapang 11,000. Sa maniwala at sa hindi, yun ay patututuhanan ko. Diyan yung ating barangay agriculture, nakikinig at siyang magpapatutuo sa mga ginagawa ko. Tingnan naman nila kung ano ang naging resulta. At kung yan, sa tuos ko, makapitas lang tayo ng 2,000 kilo sa 9,000 nating gaston o 11,000. Ilang puno yan? Ilang puno? Merong kulang 5,000. 5,000? Pag nagkalahating kilo isa is 2,500. O, di 5,000? Times, magkano times 10 pesos? Ako tinimes 10 ko na lang. At sapagkat, yun ilalagay ko na sila na magpresyo, hindi ako. Kaya okay, sinabi ko 10 lang. Magkano toos mo sa 10 pesos? Magkano? 10,000 mahina ata naging laman ng utak ko. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Magkano nga? Magko-compute ba dyan? Sino pwedeng mag-compute? Sa 10 piso. Sa 10 piso? 50,000. May malungkot akong balita sa iyo. Ha? May malungkot akong balita sa iyo. Oh. Nag-100 piso kilo eh. Ngayon. Aba, saan tayo magpapa? mga kababayan, magpupunta tayo. Okay. Sabi ko nga sa iyo, yan. Trial lang yun sa akin. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa, kabady. Okay. Sapagkat ako yung pagka isinulong mo hanggang umaatras, baon. Ayun, nakapunla na ako. Nanang tama ba, 100 kilo ng repolyo ngayon, di ba? Okay. Di ba? Sir, i-recap lang natin ha. Kasi maganda yung discussion. Yung competition natin ay ilang kilo ang ini-expect mo na ma-harvest sa gaan, ilang square meter to? Ito, mga 1,500. Okay. Kasi itong i-prepare ko na ito, 3,000 square meter. Sige, doon na lang tayo sa 1,500 ngayon na nakatanim. Ilang kilo ang ini-expect mo dyan? Kwan, 2,500. 2,500 times 10 pesos equals? 250. 250,000. 25,000. So 1,500 square meter, parang garden lang yan. Garden hindi farm. Lang. Oo. Ay kikita ng 25,000. Okay. Sa 10 piso, sabi ni Sir Ferdy, nag-100. Ang tanong, maaabutan mo kayo yung 100 na presyo? Abenti na lang Harvest festival Ito na, ito na. Pwede na tayo mag-harvest unti-unti. Pakita natin. Aba, naku po, may repolyo na nga pala. Aba, ang laki dahon lang. Ito yung kanina, yung pinakita natin na may ugat. Pakita natin sa dito. Okay. Yan. So ito yun, yung may dinedemo natin kanina na ito ugat. Ito yung ugat niya na sinasabi ko sa inyo na mula pagka-sidling, inilagay na natin hanggang sa tayo humarvest, handurin pa rin. At kumakain yung ating halaman. Ito, itong laki ito, 300 to 500 grams na to. Kaya pwede mo na rin computein sa 300 grams, konti na lang at kalahating kilo na. Yung 2,500 mo, konting-konti na lang, maabot mo na. Pag umabot ito ng isang linggo pa, 25,000 na yan. Magdadagdag pa to ng mga 150 to 300 grams. Kasi yung nasa loob nito, masisiksik lalaki din. Huwag nang umisang kumalating kilo yan ay ako ay natutuan sapagkat maraming gumarantsa sa akin na ituloy magdadahon lang hindi ko mapamumung So talaga ang point of ano lang natin dito ang kailangan lang natin ma-achieve is half kilo. Ano yung sekreto itinuro ko sa iyo kaya bumilog? Na yung kaya nagkaroon ng bunga. Abi, ganda kasi pagka ang sekreto niya na sinabi sa akin, pagka ako ay handuro roon, nakaupo yung kakausapin ko. ngayon, ang ginagawa ko, magsiikom na ako kayong lahat at nuno naman yung kagalakat kasi yan. Talagang maligaya ako Tatawanan na ako dito, Kamaw. Ako kakuha mapakarami na yung hindi naman umalipusta kung hindi sinasabi. Magiging petsay daw lahat yung aking kuna yan. Pag may pumupunta na, bumibili ng mga manok na sa anak ko. Abe, ano ba kaya petsay? Kailan ba ka hukayin? Buti nga sa iyo, petsay. Saan daw ba laman? Abe, ayun ka! Sa akin sabi. Saan daw makinukuha? Abe! Bawal lang ka ako muna lumusong. Sinabi kong kayo lang muna unang makalulusong doon sa akin farm. So, bawal lang kaya nilagyan yung natin. Yung pinag-uusapan nating presyo kanina ay 10 piso. At 25,000 pesos. Sa isang garden. Kung manabot na 100 piso yan. Na 50 na lang. Di times 5 pa yun 25. Di magkano? 125,000.
So 1,500. Ngayon, doon sa 50, totoong katotohanan, yung mga dito nanggaling ng Benguet, nagbabagsak dyan, eh 50. Eh ako, hindi ko po kunukunyan. Ang hinahangad ko, alam 50-50. Mapaikom ko lang sana ka. Mapabunga ka. Kaya ginaganyan ko yan, tinghapon. Habang nagtatanggal ako, Sir Buddy, ng damo. Uh-huh. Dahil sanabi ko naman sa inyo, bawal na ganunin. Uh-huh. Bunot lang ako ng bunot na ganun. Uh-huh. Okay. Eh, Sir Ferdy, ending. Okay. Ano, Sir Nantay? Pechay ay, repolyo na. Repolyo na. Hindi na pechay. Oo. Hirap ako, sir, mag-ending eh. Apektado talaga eh. Apektado talaga. Pero yun, dun sa mga viewer ng agribusiness, tuloy po yung pagtuturo natin, pero dito na sa San Rafael. Siguro may konti nga lang konsumo dahil ang lecturer na natin eh, medyo bigatin. Okay. International singer to. Si Freddie Mercury. Mag-aaralan ko pa ngayon yung kanta niyo. Kaya naman natin silang kantahan ng Ikay mamimili ng tungkok ng sising. Ang pipiliin mo'y batong madibilo. Hindi ganyan ang kanta ni Freddie Mercury. Hindi, ganun na parang ano. Kapilipili mo'y tumpok ng repolyo, doon tayo kikita at saga na tayo. Yeah, maikaka na ako. Pwede mo naman palitan yung lyrics na we are the champion. Salad na champion, cabbage ang gamitin mo. Oh, may kaya nga, tingnan mo naman. Ako nga magkocompost na noon. Nung ikaka na natin, sa Harvest Festival. Okay. Hindi, doon natin gawin sa bahay, nandun naman yung gamit. Kung manaari na ko rin ng outstanding part family, bumanat din ako rin eh. So, sige po. So, salamat ulit sa panonood dito sa Agribusiness. At I hope marami na naman kayong natutunan itong mga episodes natin. Kasama si Sir Bernie at saka si Sir Dante. At saka si Sir Ferdy. Sa mga kapwa namin magsasaka, paliitin lang ang gastos para kumita. Huwag masyadong umasa sa tulong. At saka ako, may dadagdag pa rin. Parang may hugot. Huwag maniwala. Sir, parang may hugot ka. Ang magsasaka ay nalugi o ang maghahalaman ay nalugi. Kaya lang malulugi ang maghahalaman kapag ka namuhunan ng 20,000, yung 10,000 ay nilagay sa inuman. Pero gastusin mo ron sa iyong halaman. Tiyak nakikita. Yun ang lalabasan. Yan ang totoo. Totoan, ano? Okay. Parang ayaw natin mag-iwiwal. Abay! Baka tayo, nagkumba kayo ng pagkain. Gusto po nating bigyan ng prayer ang aking pamangkin na siyang tumutulong sa mga ka-farmers natin na maasa sa mga ganitong mga gawain. Umpisa natin sa ngala ng Ama ng Anak. Lord, maraming salamat po sa mga oras na ito. Sa pagbibigay mo ng oras sa mga nandito rito na aming mga panauhin, bisita, at mga dumalo rito dito sa aming mga ginawang pagbibisita nila at pagre-record dito sa aming mga tanim. Lord, maraming salamat din po. Kahit na po ganito ang kondisyon ng aking pamangkin ay pinagkaloob po sa kanya na katawan na makarating dito upang sa gayon ay makita niya ang aming gawain ito, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga bagay na pinagkaloob sa amin dito po sa aming taniman na ito na kami po ay ginawa niyang paraan ito upang magkatipon-tipon sa mga ganitong gawain. At thank you Lord po, at sana po ay patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala sa isip, kalita, sa luha. Aling ko lang po sa inyo, Panginoon, na sana po ang aking pamangkin na ito ay bigyan niyo ng mabilis na kagalingan upang sa gayon ay maipagpatuloy niya ang kanyang bukal na puso at bukal na isipan na makatulong sa mga hindi dito lang sa San Rafael, dito sa San Ildefonso, kundi man po sa lahat ng maabot ng aming mga ginagawang ito, Panginoon. Piling ko po na sana po sa sama-samang ito, alam ko po na isa, dalawa, hanggang tatlo, andun po ang inyong presensya, Panginoon. Kaya po, Lord, hiniling po namin sa inyo na sana po ipagkalab nyo ang kagalingan at kalakasan ng kanyang katawan. Thank you po, Lord.